Nation ay tayo po ay magluluto ng asadong manok dahil meron pong nagtanong sa akin kung meron daw po akong asadong manok. Kaya ngayon naman po, itry natin magluto po ng asadong manok. Okay po? Narito po mga Ka-Nation ang ating pong kakailanganing mga sangkap. 2 medium size of carrots, half medium size of red bell pepper, 1/4 of red potatoes, 1 teaspoon of tomato paste, 1/2 cup of oil, at ito po ang pinaka main natin, itong chicken po. Mga Ka-Nation, ito pong chicken na ito ay minarinate ko na po kagabi. At first try ko po nitong asadong manok. Actually po, ang ginagawa ko po ay asadong baboy. So, try lang po natin itong asadong manok since na may nagtanong nga po sa akin kung meron daw po akong asadong manok. Kagabi po, ito ay akin ang minarinate po sa 2 kamatis, 2 medium size of kamatis po. Tapos, nilagyan ko din po siya ng 1 tablespoon of vinegar, salt and pepper po to taste. Tapos, nilagyan ko din po siya ng garlic, 6 cloves of garlic, and 1 big onion. And then, nilagyan ko rin po siya ng 3 pirasong bay leaves o laurel, at 3 piraso po ng star anise. Iyan po lahat ng pinagsama-sama ko po kagabi. At ngayon nga po ay atin siya ngayong lulutuin at ipipirito. Pero bago po natin siya ipirito, ang gagawin po natin mga Ka-Nation ay tatanggalin ko po muna itong mga pinang-marinate ko po na mga bawang, onions, kamatis dahil po para hindi siya masunog pag po ibinrang natin siya. Okay po? At ako po magbabalik pagka atin na siyang ipiprito. Okay? Hello po mga Ka-Nation. Katulad po ng sabi ko, tinanggalan ko lang po siya ng mga kamatis, sibuyas, at saka garlic na pinang-marinate ko po kagabi. So, eto na po siya. Ngayon po, katulad ng sabi ko mga Ka-Nation, nilagyan ko po siya ng 3 star anise at saka 3 piraso po ng dahon ng laurel. At nakalimutan ko pong sabihin yung 1/2 cup ng soy sauce po na sinama kong pang marinated ko po kagabi. Okay po? So, ngayon naman po ay umpisahan po natin ang pagpiprito at ito po ay pinainit ko na po ng bahagya kanina. Okay po? Ito po mga Ka-Nation, mainit na po ang ating mantika. Go golden brown lang po natin ito. At saka po natin siya titimplahan ng the final touch. Okay po? Ayan po siya. Naku, siguradong tatalsik. Ayan po mga Ka-Nation, iba-brown-brown lang po natin siya. Dahil masarap po sa asado, yung talaga po siyang ipinipirito muna ng banayad o banhay. Noon po kasing araw, si Nanay, basta po may fiesta o kung ano man po ang okasyon sa bahay, lagi yan merong pinalulutong asado pong manok. Asadong manok, pininyahang manok, tapos menudo. Naku, iyan po mga Ka-Nation ng ang laging handaan po sa Pilipinas kapag ka mayroon pong okasyon sa bahay. Kaya talaga pong alam na alam ko po talaga ang lasa po ng asadong manok. Kaya po ito, hindi man ito yung way na ginagawa ng aming tagaluto nung araw pag may mga fiestahan, itry ko po itong way naman na to para malaman ko po kung which one is better. Okay po? Magbabalik po ako pagkatapos po natin ma-brown itong aking mga chicken. Okay. Mga Ka-Nation, ito na po. I-check na po natin ang ating chicken. Balibalik na rin muna po natin. Umaamoy na po. At nakalimutan ko po palang sabihin yung isang pirasong lemon din kasama sa pinang marinate ko po kagabi.
Sorry po, ang dami kong nakalimutan palang sabihin kasi pinagsama-sama ko na nga po. So, yun pong lemon. Pero makikita niyo naman po sa mga sangkap na ilalagay namin pag ito ay amin ng ipinos sa YouTube po, okay? Ayan po siya mga kanesyo, umaamoy na po talaga. Yung amoy po talaga ng pagka-asabi niya. Pirito pa lang po ito ha. Umaamoy-amoy na po yung pagkaano po talaga, pagkaamoy ng asado, kasi nga po nung araw, pagka talaga pistahan po talaga, si nanay, hindi nawawala talaga ang asadong manok, minudo, tininyahang manok, morkon, hamunado, ay, yan po ang mga pinaluluto lagi ni nanay sa mga ano, sa kanyang, sa aming mga, yung kasi po, pag talaga may handaan na kumukuha po talaga ng cook ang mga tatay ko nung araw, lagi kaming merong tagaluto. So, ayun po, yun ang mga nasasaksihan ko. Yung mga menu na ganon. Kaya naman po talaga may idea ako. Yan po, babalikan natin po siya pag talagang medyo golden brown na po siya, okay? Mga carnation, ito na po siya, golden brown na po siya. So, ang gagawin po natin ay ahanguin ko muna po siya, mga carnation. Ito po. At pagkatapos po ay ilalagay ko lahat ang aking pinanga marinate at saka natin po siya pakukunuan hanggang sa lumapot po ang kanyang sabaw. At ang isa pa po natin ilalagay dito pagkatapos nito ay ang sikreto po. Ito pong chicken liver. Ayan po, pipirito lang po natin din ang bahagya. Dahil para po yan ang magpapalapot lalo po ng sabaw. Okay po? Ito po mga kanesyon, ang chicken liver po na 2 piraso. Sadya ko po siyang dinurog para po siya ay maging malapot ang kanyang ano po, ang kanyang sabaw. Ayan po. Ngayon po mga kanesyon, atin na pong ilalagay itong ating pong mga babaran po. Ayan po. Sabay-sabay lang po iyan. Ayan po mga pinagbabaran. Ilalagay lang po natin. Hanggang sa maluto po yung kanyang kamatis, mga carnation. Ayan po siya. Lalamugin muna po natin ang mga kamatis. Hanggang sa malamog po siya. Tatakpan po siya, mga carnation. Pero as usual again, wala po siyang tubig. Ayan lang po siya. Naka-medium low-heat lang po tayo. At ako po ay magbabalik muli. Mga carnation, buksan na po natin at tingnan po natin kung ano ang nangyari dito sa aking sarsa at nagkiklik-klik na po si kaldero. Okay. Ayan po. Nako. Si tubig ay nagtutubig. Ayan na po siya mga carnation. Wow! Maamoy-amoy ang star anise. Ayan po siya. At ngayon po ay ilagay na po natin itong ating tomato paste. Hindi po talaga ako naglalagay ng tomato paste. Pero ito pong si Habi at si Unica. Lagyan ko daw po. So, ayan po. Kaya ako ay naglagay. Talaga pong kamatis lang talaga ang inaano ko sa mga desarsa ko po. Pero lagyan ko daw po ng kahit 1 teaspoon ng tomato paste.
So, ayan po siya, mga ka-nation. At lalagay ko na po itong aking mga manok. At takukuluan po natin siya. Ayan po, umaamoy na po talaga yung pagka-ano niya. Yung pagka-asado po niya, mga ka-nation. Mapapansin niyo po, ito ay hindi lead quarter. Kung saan po talaga, yun lang talagang inaasado pagka-piestahan. Ito lang po ang available ko . Drumettes po, chicken drumettes. Kasi po meron akong 40 pounds na pinabili sa aking kasamahan sa trabaho. So, yun lang po talaga ang aking mga menu. Panay chicken muna tayo hanggang hindi okay ang sitwasyon po sa buong mundo. Saka na po yung mga gulay-gulay, mga disabaw, dahil po para mas fresh po yung aking mga gulay sa summer. So, manok-manok lang po muna tayo, mga ka-nation, okay? Tatakpan ko po siya, atingan natin po. Pag malambot na, ilalagyan natin ang mga gulay, okay? Hello po, mga ka-nation! Ating pumbalikan ang ating chicken asado at lalagyan na po natin siya ng mga gulay ngayon, okay? Ayan na po siya, mga ka-nation. Nagtubig-tubig. Okay lang po, kasi maglalagay pa naman ako ng mga gulay. Ayan na po siya. Amoy na po yung pagka-asado niya, mga ka-nation. Ayan po, at lalagyan ko na po siya ng gulay. Kung mapapansin nyo po, itong aking patatas is may balat pa po. Okay lang po, mga ka-nation. Madali naman pong maluto ito, tsaka lamang loob din po yung diba? Yung balat ng patatas. At tsaka po itong sasabay ko na rin po itong makikita nyo din po, may balat din po ang aking carrots. Okay din lang po, mga laman loob yan. Sayang. Yan po, kinakain nga po ng hilaw itong itong carrots Maya-maya na po natin ilalagay yung bell pepper kasi po madali lang siyang maluto. Yan po siya, mga ka-nation. Sobra naman po talagang ganda nitong aking chicken asado. Sa totoo lang po, first time ko po talagang try lang to. First time lang po talaga sa manok. Kasi po laging baboy ang inaano namin, niluluto. Ayan po, mga ka-nation. Pag lalambutin ko lang po ang patatas at saka yung carrots at saka po ilalagay natin ang ating bell pepper. Ito ba, ang ganda ng kulay. Ayan po siya, tatakpan uli natin para mabilis pong lumambot. At mga after 3 minutes po, lagyan natin ang bell pepper, okay? Hello po, mga ka-nation! Ating pumbalikan ang aking chicken asado! Ayan na po siya, mga ka-nation! Hindi nyo na po nakita ang aking paglalagay po ng bell pepper, mga ka-nation, kasi po ay nag-full storage na naman po ang aking cellphone. So, ayan po siya. Okay na po ito. Malambot na po ang mga gulay. At okay din lang po yung sabaw niya dahil ang nagpalapot naman po dito ay yung chicken liver po. Ayan po, nako! Napapasabak na naman po. Natikman muna po natin kung okay po ang sarsa niya. Sarap po! Lasang-lasa po yung niya, chicken liver at saka po yung lemon, alat, at ang star anise po, nagbibigay din po ng sarap. Ayan po siya, mga ka-nation. Luto na po ang aking first time try ng chicken asado. Maghahapunan na po kami. Kakain na po kami ng dinner.
Kaya kikiman time na po tayo, okay? Turn off ko na po ito at luto na. Mga ka-nation, plating time and kikiman time. As usual po, ay inabot ng 40 minutes po ang aking chicken asado po. Kasi gusto ko po talaga lutong-luto po yung manok para po makasigurado ng hindi pagkakaroon natin ng salmonella. Okay po? Plating time na po tayo. Naku, ito po mga ka-nation. Kung mapapansin niyo po o kung napapansin niyo po mga ka-nation, sa aking pagluluto, ilang beses na po, pang 18 ko na po itong video, hindi po ako naglalagay ng betchen. 20 years na po akong hindi gumagamit o naglalagay ng betchen po sa aking mga niluluto mga ka-nation. So, kung may magtatanong po kung bakit, sasagutin ko kayo. Pero talaga po, hindi po talaga ako naglalagay ng betchen. Yan po mga ka-nation. Ang lumapot na po pala ang ano niya, kanina nung hinango ko eh medyo may sabaw-sabaw pero dahil nga po doon sa chicken liver po niya ay lumapot na po siya. Yan po siya mga ka-nation. Masarap na naman po ang kanyang kinalabasan. Ito po mga ka-nation, lagyan lang po natin ng konting pagkasosi, lagyan natin ng konting celery, ang aking, ito po siya, ang aking pong chicken asado. Kikiman time na po tayo. Ay, naku po, mapapasabak na naman si Elena. Lagyan natin ng carrot. Lagyan natin ng isang patatas. Tsaka isang bell pepper po. At konting sarsa. Para sa ma-feel ko po siya. Tiki man time! Ito po, naku. Tikman, tikman. Naku! Ang sarap po. Lasang-lasa po yung ano niya. Yung lemon niya, yung pagkakamarinated ko po kagabi. At saka, kaya ko po nilagyan ng ano, ng suka, para po hindi ka agad siya talaga maging panisin. Kasi po, may kamatis nga siya. Di po ba ang kasabihan pag may kamatis, madaling mapanis. So, lagyan po natin ng kontra na suka para hindi po siya ganun talaga kabilis magkapanis. At sa akin naman pong kaldero, wala po akong na-experience na merong napanis kaming pagkain na niluto. Ito po. Lagyan po natin ng bell pepper. Ay, nalaglag pa po. Wow, pulutin. Malinis naman po itong aking island. Ang sarap! Lasang-lasa po talaga mga ka-nation. Successful po ang aking first time try na chicken asado. Pati yung kanyang carrot. Hindi siya overcook. Ito po yung patatas na may skin pa kang hina at saka yung carrot. Wala po akong masabi. Ayun na lang po ang humusga mga ka-nation. Pag po itinry niyo itong lutong ito, itong aking pong recipe at mga sangkap na ginamit, kayo na lang po ang humatol.
super duper sarap po. Gumawa na rin po kayo. Hindi kayo magsisisi. Okay? Please like and share this video. Comment any suggestions of foods you would like to see me cook, and I will do my very best to cook it for you. And if you are new to this channel, please subscribe and press the bell notification button. Salamat po, and I'll see you again until my next video. Bye!